We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram, naimbag amale, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay matapos barilin ang kandidato sa pagka-barangay chairman na dumalo sa meeting de avance sa Aguilar, Pangasinan. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Patay ang 41-anyos na kandidato sa pagka-barangay chairman matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Aguilar, Pangasinan. Katatapos lang magsalita sa meeting de avance ng biktimang si Ernel Flor Mata na ginanap sa isang pribadong lugar sa sityo kasagatan ng Barangay Bayawas. Papunta na siya sa kanyang sasakyan para sana magpalit ng damit nang may lumapit daw sa kanyang isang lalaki at humihingi ng alak. Sinundan pa ng suspect ang biktima hanggang sa makarating ito sa kanyang sasakyan. Pagtalikod ng biktima, dito na siya binaril ng suspect. Doon nagkaroon ng pagkakataon yung suspect na kunti yung tao. Siguro best time na doon na niya isagawa yung kanyang kailangang gawin. Agad daw umalis ang suspect sa kainang tricycle. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Inaalam kung may kaugnayan sa eleksyon. Pero hanggat walang matibay na ebidensya, hindi pa raw masasabing election-related ang insidente ayon sa PNP at COMELEC. It's too early na sabihin ko na election-related incident. Considering the fact na yun nga isa we have still conducting further investigation. Hindi rin daw ito sapat na dahilan para isa ilalim sa areas of concern ng bayan. Sa palagay ko hindi pa naman tapos yung assessment ng PNP kung ayon sa otoridad, hindi rin daw ipinaalam ang meeting de avance sa lugar. Kung nasabi raw sana ay magtatalaga ang pulisya ng seguridad at posibleng naiwasan ang naturang insidente. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, sa panuntunan ng COMELEC, matapos mamatay si Flor Mata, tanging ang kanyang may bahay ang pwedeng humaliling tumakbo bilang chairman sa kanilang partido. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa Mangaldan, patay naman ang 45-anyos na lalaki matapos daw na pagsusuntukin ng isa pang lalaki. Naka-alerto Claire Lacanilao. Patay ang 45-anyos na lalaki na si Noli Okumen matapos umanong pagsusuntukin ng kanyang kapitbahay sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima. Dinala pa sa ospital ng biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Sa investigasyon ng pulisya, pumasok ang biktima sa bahay ng sospek at kinain umano ang nakalatag na pagkain sa hapag. Madalas daw roon ang biktima dahil kaibigan pa niya ang sospek. So habang kumakain, nakita nitong may-ari ng bahay, yung asawa, at yun, nagkaroon ng altercation at kasi sinaway niya itong biktima natin. So, nung nadinig ng asawa o yung live-in partner niya, pumunta, siguro sa galit niya at bakit kinakain yung pagkain nila, sinuntok itong ating biktima ng ilang beses na kung saan, nung natumba yung ating biktima, nawala ng malay. Hustisya ang sigaw ng naiwang kaanak ng biktima. Tapos pa daw siya, ma'am, kumain. Yung pong ginakasama ng loob namin, dapat nung kumakain siya, dapat tinigilan agad. Ang sabi po, ma'am, bugbog lang po. Bugbog daw niya. Bakit ma'am, puro ulo yung tama? Sumuko sa barangay ang sospek. Sasampahan na ng kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Naantay natin yung autopsy report para doon sa final na filing natin ng case. And yung mga witnesses natin, yung kinukuhanan na natin ang statement para po makompleto natin yung pagpipila ng kaso sa suspect. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilao, One North Central Luzon. Samantala, aprobado na ang 30 hanggang 35 pesos na dagdag sa minimum daily wage ng mga manggagawa sa Region 1.
Para sa detalye, may live report si Russell Simorio. Russell? Kristila, maagang regalo para sa mga manggagawa. Ito ang inaprubahan na wage increase. Epektibo sa November 6, magiging 435 pesos na ang minimum na sahod ng mga manggagawa dito sa Region 1. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Rehiyon 1 sa bisa ng wage order. Magiging epektibo sa November 6 ang aumento sa sahod mula sa 400 pesos. Magiging 435 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa mga non-agriculture establishment na may mahigit 10 empleyado. Malaking bagay kay Nomer na isang delivery boy ang wage increase. Malaking bagay na rin para pandagdag na gastos sa bahay. Kasi mataas? Mataas na yung mga bilihin. 402 pesos per day naman ang magiging minimum na sahod na mga nasa non-agriculture establishment na hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga empleyado. Pag may dagdag sahod mo, mas maganda para medyo dagdag sa, ano, sa budget kahit pa paano. Medyo makaraos ng konti. Pero ayon sa Metro Dagupan Chamber of Commerce and Industry, malaking pasanin sa mga maliliit na negosyo ang ipinatupad na wage increase. Ang chamber is adamant doon sa increase, no? Kasi siyempre it will affect yung operation. Magsasagawa ng inspeksyon ng DOLE sa mga business establishment sa November 6. Kaya ngayon pa lang, binalaan na nila ang mga employer na hindi tatalima sa wage adjustment. According to labor code, pag hindi sila nag-comply, may penalty siya. I think it's 125,000. Hindi siya bababa ng 125,000. Chris, bago ay naprobahan itong wage increase, kaliwat kanan din na public consultation at public hearing kasama ang mga labor group at mga employers ang inorganisa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At aprobado na rin ang dagdag na 500 pesos sa sahod ng mga kasambahay dito sa Region 1. Kaya mula sa 5,000 pesos per month na sahod nila, magiging 5,500 pesos na yan, epektibo sa November 6. Paalala naman ng DOLE sa mga manggagawa na maaaring ereklamo direkta sa kanilang tanggapan itong mga employers na hindi nagbibigay ng tamang pasahod. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Matapos naman ang bawas presyo, may aasahan ulit na oil price hike sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Nakaamba ang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel. 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa gasolina at hanggang 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Inaasahang ipatutupad ito ng mga kumpanya ng langis bukas, October 24. Dahil pa rin ito sa presyuhan at supply ng produktong petrolyo sa world market. Pamilya Santos sa Pampanga, emosyonal na sinalubong ang mga labi ng OFW na pinatay sa Jordan. Sundan sa report. Hindi napigilang maging emosyonal ni Maria Lisa Santos, ina ng 34 anyos na OFW na si Mary Grace, nang sunduin siya ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration at Provincial Government ng Pampanga sa kanilang tahanan sa Barangay San Roque, Makabebe, Pampanga, umaga noong Sabado. Isinama siya sa pagsundo ng mga labi ng anak na pinatay sa Aman, Jordan. Ang dating pagkasabik na makita si Mary Grace, ngayon, napalitan na ng magkahalong lungkot at kaba dahil sa sinapit ng pinakamamahal na anak. Masakit, pero masaya. At least makikita ko na yung anak ko. Hindi ko nga malaman kung ano yung mararamdaman ko, mami. Nagpaabot ng pakikiramay ang OWA at nangako magbibigay ng tulong sa naulilang pamilya ni Mary Grace. Magpo-provide po kami ng financial bereavement assistance po sa pamilya niya. Pasado alas 6:30 ng gabi noong Sabado nang makita ang mga labi ni Mary Grace ng kanyang mga kaanak. Ang ina at kapatid ni Mary Grace, labis ang pighati sa pagsundo sa bangkay ng kanilang kaanak.
ko siya, hindi matutumbasan ng kahit anumang material na bagay ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal namin siya. Huwag siyang mag-alala. Alagaan kami. Hustisyang hiling ng mga naiwang kaanak ni Mary Grace. Lahat ng nakakausap ko, lahat ng panawagan ko, hustisya. Kay President Bongbong, lahat ng mga government agencies na pwedeng may magawa, hustisya po ang sinisigaw namin. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, pag-aalaga sa mga kawayan tinalakay sa isang bamboo seminar sa Antipolo City. Tunghayan sa report. Madalas ihalintulad ang mga Pinoy sa kawayan, hindi nagpapatinag sa mga hamon ng buhay, bagkus patuloy na lumalago. Ang kahalagahan ng kawayan itinuro sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City sa pangunguna ng founder ng garden na si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years? Kasi maraming nagre-reklamo yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Kabilang ang bayog na karaniwang ginagamit sa construction, black bamboo para sa musical instruments, wamin bamboo para sa landscape ornamentals o interior decor, at machiko na ornamental bamboo na ginagamit sa paggawa ng baskets at hats. May actual demonstration ng pagtatanim ng kawayan. Tinalakay rin ang bamboo treatment process o paraan para tumagal ang buhay ng mga kawayan. Kaya raw tumagal ng panghabang buhay ang treated bamboo kumpara sa kawayang hindi na-treat ng hanggang 3 buwan lang. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers, and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Sa mga lecture naman, itinuro kung paano mas matutulungan na mas lumago at maparami ang kawayan. Ang mga dumalo, kabilang ang mga taga-probinsya, excited daw sa dami ng kanilang natutunan tungkol sa kawayan na layon din daw nilang maibahagi sa iba. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwang-wang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayan the importance of bamboo. Rizuniga, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga Kapuso, traffic rerouting ipatutupad bukas October 24 para bigyang daan ng Philippine Motorcycle Tourism Motorcade sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Magpapatupad ng traffic rerouting ang Public Order and Safety Office sa mga pangunahing kalsada sa Calasiao, Pangasinan bukas, October 24. Ito'y upang bigyang daan ang pagdaan ng nasa mahigit 400 kalahok sa Philippine Motorcycle Tourism Motorcade. Magsisimula ang ipatutupad na traffic scheme ng alas 7:30 hanggang alas 10 ng umaga. Lahat ng sasakyan mula sa Dagupan City papunta sa Malasiki o Calasiao ay dadaan sa Calasiao Intersection, diretso sa PhilCST, diretso sa W.A. Jones Street, kakanan sa Mabini Street, palabas ng Marusay Bridge. Lahat naman ng sasakyan mula Bayambang at Malasiki papunta sa Dagupan City ay padadaanin sa Makabito Bunlag Road. Lahat ng sasakyan mula San Carlos City papunta sa Dagupan City ay padadaanin sa Malabago Road o di kaya sa Binmali Road. Lahat ng mga motorista, pagdadaan kayo bukas ng umaga, aga-agahan nyo lang kasi heavy traffic talaga. Samantala, kasado na rin ang traffic plan para sa Undas. Isasara sa publiko ang kalsada mula sa town proper papunta sa mga sementeryo. Katuwang ng poso ang PNP sa pagpapatupad ng tahimik at ligtas na pagunita ng Undas. Meron po tayong mga 5 na cemeteries. So meron po tayong itatap na mga force multipliers kasama na yung mga PNP personnel natin po. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Pagbaligtad ng tricycle matapos sumalpok sa papalikong motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang papalikong motorsiklo sa bahagi ng Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan nang biglang. Nabangga ng paparating na tricycle. Sa lakas ng impact, bumaliktad ng ilang beses ang tricycle habang sumemplang naman ang rider. Yung motor, papaliko sana pakaliwa. Pero itong sumusunod na tricycle, mabilis. Kaya nasalpok niya pa itong motor kung saan tumilapon yung driver doon sa pavement. At itong tricycle naman, natumba na kung saan na yung mga pasahero nito yung nalaglag din. Sugatan sa aksidente ang rider ng motorsiklo, maging ang tricycle driver at menor de edad na pasahero. Nasa mabuti na raw silang kalagayan ayon sa PNP. Nadaan sa areglong insidente. Gumamit po tayo ng protective gears and sundin po natin yung mga nakalatag na batas sa ating kalsada. At lagi po natin i-observe yung defensive driving na sinasabi natin na para po sa protection ng protection nyo as drivers and protection po ng ating mga ibang driver. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Salpo ka naman ang dalawang motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur, sa pool din sa CCTV. Nakatutok si Gab De Luna. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng dalawang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Paing, Bantay, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, nasawi ang isang rider, sugatan ng kanyang angkas. Kritikal ang isa pang rider ayon sa PNP. Ayon sa pulisya, nasa impluwensya ng alak ang isa sa mga sangkot na rider. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Yung driver po ng Vehicle 1 ay na dead on arrival po. Tapos yung driver naman ng vehicle number 2 natin ay nasa hospital pa ngayon. Hindi pa po sila nag-uusap na dalawang families po kasi yung isa naman na driver ng vehicle 2 natin ay nasa critical condition pa. Samantala, patay ang 23 anyos na rider na si Richard Agustin, residente ng San Nicolas, Ilocos Norte, matapos sumalpok ang kasalubong na isa pang motorsiklo sa bypass road ng Barangay 55 Silawag City. Base sa investigasyon ng pulisya, nasa magkabilang linya ang dalawang motorsiklo nang biglang mag-overshoot ang isang rider na si Oliver Pascual Agnes, residente ng Sarat. Nagtamo rin ng sugat si Agnes na nagpapagaling sa pagamutan. Mabilis siguro ma'am kasi ang kanila kasi paliko kasi yun, paliko. Hindi na-control yung manugela niya. Laging pinapaalala ng mga ma'am yung mga sa mga motorista, mga kwan na dapat kung mag-tra-drive na lang sila na huwag na lang silang iinom. Kasi ang kanila yan, ang cost ng karamihan dyan, nakainom. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng dalawang sangkot na rider. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Dahil sa dalawang weather systems, mararanasan sa ilang bahagi ng bansa ang bahagyang malamig na panahon at mga pag-uulan. Apektado na kasi ng amihan ang Northern Luzon habang ang shear line ang iiral sa eastern section ng Central at Southern Luzon. May chance rin ng mga localized thunderstorms sa ibang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa Pangasinan, Aurora, Isabela, Zambales, Bataan, Ifugao at Tarlac. Maging handa sa banta ng baha o landslide. Bahagya namang mababawasan ang ulan pagsapit ng gabi. Dapat ding maging handa ang iba pang bahagi ng bansa gaya ng Visayas at Mindanao sa posibleng pag-ulan o thunderstorms. Sa sports, San Beda Red Lions wagi kontra sa EAC Generals sa NCAA Season 99. Narito ang report.
Sa Sunday game ng NCAA Season 99, ilan sa mga highlights ang early three-pointer ni Ralph Robin ng EAC Generals na ginantihan ng look-away pass ni Yuken Andrada kay Damie Contapay para sa basket. Pero sa second half, dito na lumamang ang San Beda at tinapos ang laban 86-72. Sa Game 2, slow start ang De La Salle College of St. Benilde. Pero nang uminit si Migs Oxon, dito na rin nagsimulang magising ang Blazers para umarangkada sa puntos at talunin ang Letran Knights sa low-scoring ballgame 68-55. Rank 1 pa rin ang Mapua Cardinals sa kanilang 8 wins at 1 loss. Rank 2 ang San Beda Red Lions sa 7-2 standing at rank 3 ang LPU Pirates at JRU Heavy Bombers sa 6-3 standing. Bukas, Martes, abangan sa round 2 ng NCAA ang JRU Heavy Bombers laban sa LPU Pirates at EAC Generals laban sa San Sebastian Golden Stags 2 p.m. live sa GTV. Rizuniga, One North Central Luzon. De La Salle University Choral wagi sa 2023 Busan Choral Festival and Competition sa South Korea. Tunghayan sa report. Top prize for ethnic category, top prize rin for classical mixed category, at itinanghal na Grand Prix winner. Yan ang naiuwi ng De La Salle University Choral mula sa Choral Festival and Competition na ginanap sa Busan, South Korea noong October 16 hanggang October 21. Mahigit 30 grupo ang tinalo nila. Kalaban din nila ang 4 pang grupo na mula sa Pilipinas. Kaninang hating gabi, dumating sa bansa ang DLSU Choral. Sinalubong sila ng yakap ng kanilang mga proud na mga magulang at iba pang kaanak. Siyempre, para naman may paramdam sa kanilang supporters ang panalo, nagsample ang grupo ng kanilang winning piece. Sama-sama nating abuti, pinakama tayong nabitwin. Ayon sa conductor ng grupo na si Joel Aquino, nananalo rin bilang best conductor, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa galing ng kanilang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply, pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing. And to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw talaga sila makapaniwala na sila ang itinanghal na Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Asahan daw na mas gagalingan pa nila sa mga susunod na kompetisyon na kanilang sasalihan. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Umaalma ang ilang transport group sa Pangasinan dahil sa umano'y mabagal na pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB. May ulat si Russell Simorio. Malaking bagay sa mga pumapasadang tsuper ang fuel subsidy na tulong ng gobyerno sa gitna ng mataas na presyo ng langis kahit pa may mga ipinatutupad na rollback. Sa datos ng LTFRB Region 1, mahigit 80% na sa 8,000 benepisyaryo ang nabigyan na ng fuel subsidy sa rehiyon. Pero umaalma ang ilang transport group gaya ng Autopro Pangasinan at Lingayen Dagupan Transport Cooperative dahil marami pa sa kanilang miyembro ang wala pa ring fuel subsidy. Ang Autopro Pangasinan aapila na sa LTFRB para iprotesta ang hindi pa natatanggap na ayuda. Unang-una, talagang mag-iimbentaryo kami doon sa mga drivers, operators na hindi pa nakatanggap ng fuel subsidy. Ngayon, kung nakakuha na kami ng datos namin, ito isasabihin namin sa LTFRB. So, i-apila natin ito immediately. Dalawa pa lang mula sa 41 unit ng LDTC ang may fuel subsidy. Panawagan nila sa LTFRB ang mabilis na proseso ng pamamahagi ng ayuda. Ay priority ng mga LTFRB na mabigyan yung fuel subsidy namin kasi tumataas yung diesel,
para magamit namin. Ayon sa LTFRB, direktang pumapasok sa fuel subsidy card ng mga benepisyaryo ang ayuda. Yung iba naman, wala yung card. Yung mga walang card, mayroon naman, kinuha naman namin yung bank account nila, doon credit ng land bank. Sinisikap din ng LTFRB na alalayan ng mga driver at operators para mabilis na makuha ang kanilang fuel subsidy. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, cast ng pinakabagong Kapuso Afternoon Prime Series na Stolen Life na sina Gabby Concepcion at Carla Abellana, pinasaya ang fans sa Bataan. Tunghayan sa report. Napuno ng yawan at sigawan ng Kapuso Mall Show sa Balanga City, Bataan dahil sa pagbisita ng Kapuso Stars. Bumirit si Zephanie na isa sa cast ng Sparkle U hashtag Frenemies. Happy si Zephanie na makita ang kanyang fans on her first time sa Regional Mall Show. Sa lahat po ng mga pumunta para manood at sumuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana nag-enjoy po kayo at napasaya namin kayo ngayong araw. At magkita-kita po tayo ulit next time. Zephanie, Zep, magaling kumanta eh. Present din ang dalawa sa main cast ng pinakabagong TV series sa Afternoon Prime na Stolen Life. Nagandog ng awitin si Carla Abellana. Game rin siyang nagpalaro sa mga dumalo sa Kapuso Mall Show. Kapuso! Maraming salamat sa kanilang lahat. Kasi yung karamihan sa kanila, dati pa lang nag-aabang na po eh. So hindi lang yung parang nagdumaan o nagpakita lang po today. Yung talagang alam po nila in advance and talagang hindi lang mga locals pero may mga dumayo pa po, di ba? Para panoorin po kami ngayon. Lahat ay nagsitayuan ng lumabas na ang the one and only Gabby Concepcion. Ilan sa kanyang fans, nakasama pa niya sa entablado, sa sayawan at game ring nakipagkantahan. Maraming salamat sa mga dumating. Yes. Talaga naman, nakikita namin yung mukha nila. Masayang masaya. Maraming salamat din sa mga nakipag-duet at nagtangkang umakyat para sumayaw. Yung mga iba nakasama namin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Si Gabby, tsaka si Carla. Bakit si Gabby? Siyempre, paborito ko siya. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga Kapuso, 63 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.